Welcome back to our YouTube channel. Lulu Mami, today is Thursday. Sobrang init dito. Nakakarga ko siya kasi nilagay ko siya dun sa duyan. Ilang beses. Sang init. Kaya kinuha ko siya ulit kasi umiyak siya. So nandito kami sa taas and naririnig niyo yung background. Meron kami. Tapos nandito pala ko. Multitasking mami na tayo ngayon mga mamshi. Mahirap pag ikaw ay polycystic ovarian syndrome kung ikaw ay mayroong PCOS. Umabot ng after 9 years bago ko po nasundan yung aking panganay. And sa mga first time mami, and doon na rin po sa mga gusto na magkaanak, doon sa hirap po, share ko lang yung story. Because as a polycystic ovarian syndrome, ayan, isa po ako doon sa mga mahirap din po magkaanak. So yun, after 9 years, hindi na po na iba yung aking regla kahit na nabuntis na po ko kay Ate Buten. So, pinakamahaba, pinakamahaba na yung 6 months. Pinakamaikli na rin yung 1 month. Mostly, umabot siya ng 3 months. So, yun, alak ako, nire-regularly. So, ang ginawa ko po noong nasa Abu Dhabi ako for 5 years, ay regular po ako talagang nagpapacheck up sa aking OB-GYN every 6 months and sinusunod ko yung mga pinapayo ng doktor at yung mga meron siyang mga niliset sa akin yung aking OB-GYN na mga para sa hindi agad nagkakaregla yun yung mga niliseta niya sa akin mga gamot. Tapos pangalawa ay uminom po ako ng aside sa mga ay uminom po ako ng folic acid. Nakatulong po talaga yung folic acid ko na mag-regular yung aking regla. Isa po yun sa nakatulong. And pangatlo po, ako iniiwasan ko po yung mga cholesterol na pagkain. Ayun, kasi mahilig na ako sa cholesterol na pagkain. Iniiwasan ko yung pagkain. So, hirap akong ma-maintain yung aking regla na monthly. Tapos, kasi sa akin po, noong unang dating ko sa Abu Dhabi, hindi po talaga ako pala ehersisyo kasi nasabak na po ako sa maraming trabaho, maraming part-time kasi 4 hours or 5 hours na minibulo ko kasi more on trabaho, ayun. So, naiba yung aking lifestyle nung nandun ako sa Abu Dhabi and yun din ang dahilan kung bakit. Hindi agad ako nabuntis. Tapos, syempre, gusto ko nang mabuntis. Gusto ko na masundan si baby kasi malaki na yung baby ko. And nagre-request na siya bakit well, gusto niya na magkaroon ng kapatid. So, uminom ako ng mga herbal na mga vitamins galing sa Indonesia. Kung ano yung mga advices sa akin ng mga or hindi monthly ang period, ayun, may mga multivitamins na kong iniinom and yung mga herbal na iniinom ko galing sa Indonesia is nakatulong kasi may PCOS na dahil sa ubis or dahil sa sobrang katabaan, sa sobrang timbang, may mga PCOS naman na kahit payat ka, meron ka na may problema na hormonal imbalance. So ako kasi kahit payat ako, meron po akong PCOS, nahirap po as in na mas worse yung akin kasi umaabot po siya yung aking regla na 6 months para kang buntis. Yung parang feeling na parang buntis. Naninigas na yung aking mga ayun yung puson ko. Yung parang lagi akong bloated. Ayun. Umaabot yun siya ng 6 months. Tapos, mahirap din po sa kalagayan ko kasi hindi katulad ng may ibang PCOS na parang normal lang, hindi lang sila nire-regla. Sa akin po, sumasakit po yung aking chan. So, regularly po ako nagpapa-check up sa aking gynologist. Total, meron po issue
insurance sa Abitabi po. So, gamit na gamit po yung aking insurance. Every 3 months or every 6 months, dumadalo po ako sa ano, sa doktor. Pinapacheck ko po yung aking matres. And yearly po ako nagpapa-pap smear kasi nagawa nga yung aking polycystic ovarian syndrome. Ngayon, so yun, nung ginawa ko po lahat ng mga exercise, mayroon po ako multivitamins, may mga herbal vitamins din akong iniinom. Tapos yung binago ko yung aking lifestyle kasi mahilig din akong, alam mo yun, nung isa din sa nakapagpaano sa akin nung panay kain sa mga fast food, mahilig po ako sa hamburger, yung mga burger na, alam yung mga fatty food na more on lifestyle sa Abu Dhabi. So, binago ko yun. Tapos, nag-start na rin ako mag-exercise. Araw-araw yun. Tapos, nag-start ako na mag-gym. Nung nag-start ako mag-gym, ayun ako sa na doon. Nag-gym ako ng ilang buwan. And, nag-start ako mag-gym noong June. And then, June, July, August, September. Last year po yun, kahit na pandemic, nag-gym po ako. And nahinto lang po nung October. And last menstruation ko is on October 6 last year. So, ano na yun ba? Paunti-unti menstruation. Hindi ko po alam na as in active na pala yung aking yung tinatawag natin itlog, yung similigan ng babae. So, parang tulong din yung pag-iinom ko ng mga multivitamins. Tapos, yung mga nakaraang palagi akong punta ng punta sa OB-GYN, nakatulong din po yun. Yung nakatulong din yung nareset sa akin para regular yung aking menstruation. And nakatulong din yung pag-inom ko ng folic acid. Sabi nila, huwag daw uminom ng folic acid kahit pag hindi ka buntis. Kasi para lang daw sa buntis yun. Hindi po yun ito. Kasi based on my experience, 2 years ko po siyang iniinom ng folic acid na yun. Kasi malaking tulong po talaga yun kahit na nireregla po ako ng 2 araw o 3 araw lang, malaki na po sa akin. Ngayon, nung nag-start ako na uminom ng folic acid, naging regular yung aking regla kahit na delay lang siya ng 1 week kumpara dun sa delay ko na 1 month, 2 months, 3 months. Hindi na po ako masyado tagtag sa trabaho kasi nga, di ba, last year is nag-start yung pandemic noong 2020, noong January. Tapos hindi na rin na-close na lahat ng mga part-time, hindi na rin part-time. So, na-maintain ko na yung tulog ko na 8 hours, o minsan more than 8 hours pa. Kasi dati nung hindi pa pandemic is 4 hours, 5 hours lang yung yung tulog ko. Tapos duty, maghapon, tapos diretso part-time. So, yung iba yung lifestyle ko. October 6, ako, lalong nag-take ako ng mga vitamins, kumain ng tamang oras, tapos umiwas na sa mga kolesterol na pagkain, tamang ehersisyo, tamang tulog, nung nare-reach ko na 8 hours na tulog. Bumili ako ng pregnancy test kasi nafe-feel ko na ako, and then nag-start na din noon na bumukol yung aking kilikili, may tumutubo na bukol sa aking kilikili. First pregnancy test nag-pass ko. After how many years? 9 years saka lang nagpositive iwan, saka nasundan si baby, saka ako nagka baby ulit. Ito na si baby Utoy. Hawak ngayon. Ngayon nasa 22 days na si baby. Nasundan na after 9 years. Ngayon lang mga relationship ng aming pregnancy story ni mommy as Pico's patient. So ngayon meron na ako little boy. Cute. Meron na ako little boy. Karga ko siya. So yun lang po mga mommy. Yun lang po. Sana po nagustuhan niyo po yung aming video ni baby. Ay, tulog siya mga mommy. Tulog kasi siya naiinitan. Bagong paligid si baby. And ngayon nasa 20. Na
halin na yung favorite nila. So ngayon, so yun lang po mga mami, sana nagustuhan niyo po, ay sana po nagustuhan niyo po yung ganito at nakatulong po dun sa mga gustong magkaanak. And disclaimer lang din po, based on my experience na yung mga pagiging patient sa mga ginagawa ko, siguro meron tayong mga kanya-kanyang way or paraan para magkaanak, yung sa hirap magkaanak, saka patient sa mga irregular yung mga frustration, kasi ako po sa experience and share ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para mabuntis uli and ma-regular yung aking menstruation nila po mami. Sana nagustuhan niyo po yung video na to. And sana po